guys. So for today's video, nandito pa rin tayo mga palangga sa Canlaon. So talagang bukid siya mga palangga. So kung nakikita niyo mga palangga, nandito tayo sa Ulingan. So ayan mga palangga, sa ilalim niya mga palangga eh puro kahoy, dahil nga tinanong ko yung si ate kanina eh sa asyenda daw talaga ito mga palangga. Maraming mga puno siguro yung kanilang lupain. So ayan, nag-uuling sila. So ayan, pag nilagay yung uling sa baba mga palangga, kailangan lagyan ng balot para totally masusunog siya agad. And then meron siyang tawag niyan yung lupa sa taas mga palangga. So for today yun ang gagawin natin. Titingnan natin kung ano yung ginagawa nila. Paasa mo. Paas. Sa benta mo. Sa mga palangga meron dito pagkatapos nung yung uling mga palangga semana ara. Oh wow. So ay mga palangga, so sabi ni Kuya ay dalawang 2 weeks. 2 weeks daw siya para bago siya talaga masunog lahat, at ayun isako-sako. So hindi ata binebenta ito dahil kinukuha ng asyenda sabi nila. So ay titingnan natin kung ginagawa nila. Sabi ni Kuya kanina eh 2 weeks nilang sinunog yung kahoy bago nila masunog lahat. So ayan, naglagay sila ng kubo-kubo para hindi mainit. So ito yung pinaglagyan nila mga palangga. So meron silang na-harvest to. Meron silang nakuha na ilang sako. So ilan yan, so diba? Sobra, madami siguro mga 30 mahigit. Ganon. So depende siguro mga palangga kung ilang kahoy yung nasunog nila. So ayan. Ang dami. Ay. Sobrang laki ha. Grabe. Mga palangga oh. Look, ang lalaki ng nung kahoy. Sa asyenda yung mga palangga. So, doon no kung binabenta o hindi. Sobrang lalaki ng Ilagay ito sa sako hanggang sa maubos yung uling na sinunog natin. Ayan. At saka yung medyo malalaki mga palangga, talagang inahati siya kasi sobrang laki, so hindi siya po pwede. So, mga palangga, maglagay ka ng takip sa ilong kasi mapapasok sa ilong.
Tapos din ka magkakuha sa... So, ayun mga palangga, sabi ni Kuya, eh, dito lang daw, nangungwalang din daw sila dito. So, ayan. Oh, dagan o, ang daming nag-uuling mga palangga. Hindi kasi ito, asyenda to eh. Asyenda. So, hindi ata, hindi nyo binibenta, no? Binibenta din. Binibenta din. Ah, okay. So, hindi naman illegal yan? Hindi naman illegal kasi may cutting permit. Binibenta naman pala talaga. So, magkano benta nyo, Kuya? 220 per sako. Oh, yung mura. Pag sa Bacolod, ano na, 300 plus. Kasi may travel expenses na sila. Ah, so yun mga palangga. So, yun pinagkaiba. Pag dito ka bumili sa Bukid mga palangga, mabibili mo lang ay 220. Pag nasa Bacolod na ay sobra 300 na. So, yun pinagkaiba mga palangga. Fix lang ano, nabuo na siya? Oh, kasi oh. Ano, mauga nito eh. Oh, wow, mauga nito. So, yun mga palangga, yun yung hanap buhay nila dito. Ayan. So, basta masaya lang. Diba? Yun ang mahalaga. So yung mga palangga ko nakikita nyo, meron ng mga kahoy dito, pero maliliit siya. As in, maliliit siya. Kesa dun sa sinusunog nila. Ayan. So titingnan natin ngayon kung saan pa yung parte dito na pinagkukunan nila ng kahoy. So sabi ni Kuya, ang kahoy dito ay mogini. Ang ganda ng bahay oh, sa tuktok. Dito sila nangunguha ng kahoy. At kahit saan daw dito, okay lang, sabi ni Kuya. Ayan, so more on mugani daw yung kinakat nila. At nakikita natin may sinso pa dito, sinso. Yung kinakat pa nila mga palangga. Binabenta, sinusunog. So yun yung hanap buhay nila dito mga palangga. Talagang nabuwal siya mga palangga dahil doon sa bagyo. So yung iba, nabuwal na ng kusa. At yung iba, kinakat nila dahil yun ang hanap buhay nila. Ito yun in natapos na dito sa kabila dahil doon ay marami din. So, para maisa lang siya mga palangga, kailangan natin dalahin doon sa imbakan. So, ayan. Okay. Kailangan lang natin punuin yung mga sako dahil nga yung iba ibebenta, yung iba sa asyenda, so ganyan. So, yun lang mga palangga ang video ko for today. Bye! See you sa next vlog po. Thank you, Ben. Ingat kayo pag thank you, bye!